gagawa tayo ng toge. Ang kailangan natin ay rice cooker, steamer, ito, tsaka isang what do you call it? Planga ng maliit o pangrinita? Yes. Okay. Gagawin natin ay lalagyan natin ng siyempre ang kailangan natin ay ang ating mongo beans. Lagay lang natin siya dyan. Dami siya eh. Tapos, ang kasunod na gagawin natin ay hugan natin. Paliguan mo siya. Munggo. Ito yung ating day one. So, binasa na natin siya. Ang kailangan natin ay dark cloth. Cover natin siya para siya ay tumubo. Okay? Yan. Cover natin siya. Tapos ilalagay natin siya sa madilim na area. Yung hindi nasisinaga ng araw. Okay? So, abangan na natin guys sa mga susunod na araw ang magiging resulta ng ating mongo beans or mongo sprouts, okay? Tumutubo na siya. Basain ulit natin siya. Basain ulit natin siya. Ibiligan ulit natin. Kumbaga sa halaman. Ibiligan mo siya. Ganyan lang. Ganyan lang. Na siyang tumubo. Tumubo na siyang tumubo. Tapos, ulit lang natin. Pakpan ulit natin ang cloth, dark cloth. Tapos, ilagay ulit natin siya sa paguan.
sibigas, iligan ulit natin siya. At dapat mabasa na. Konting munggo lang siya para magdami-dami yung nagpapunin. Patubo. Ito na po yung last day niya. Ito na yung makikita niyo siya. Diba? Gamit natin ay rice cooker steamer. Kita niyo yung ilalim. Ugat na lumabas yung mga ugat niya sa ilalim. Diba? Yan na. At pwede na po natin siyang lutuin. Igisa. Parang gusto nyong gawin, gawin nyo siyang lumpiang gulay, or kahit igisa nyo lang siya sa konting giniling, o kahit gulay lang, haluan yung ibang gulay, kahit ito lang, sarap na.